nandito ako ngayon sa isang napakagandang lugar na pinakapaboritong puntahan. Maaga akong gumising kasi gusto kong tingnan yung pagsikat ng araw. Pero sumikat na, mabuti pang araw, sumikat na. Pero Skibuloy Junior, hindi pa sumikat. Nandito ako ngayon sa tabing dagat. Itong lugar na to, dito nagja-jogging. Maraming nagja-jogging dito ng mga siksi. Maraming namimingwit. Gusto ko sanang bumili ng pamingwit pero wala akong mabili. Mahal. Kaya ang panunuin ko na lang ngayon dito is yung mga dumadaan ng mga siksi. Magra-roll muna ako dalawang bisis tapos pag-usapan natin mamaya yung about sa trade test na ginagawa dyan sa San Juan para may idea kayo kung ano yung gagawin at ano yung i-studyhan nyo, ano yung i-review nyo para pagdating sa trade test, magaling na kayo. Huwag kayong alis, tutukan nyo lang. Magra-roll muna ako dalawang bisis kasi maraming siksi nagja-jogging. Sasabay ako, di ba? Ayos. Babush muna. Ngayon, simulan natin yung talakayan kasi maganda itong pwesto na napuntahan ko. Nasa ilalim ng mga punong kahoy. Ang tanging maririnig mo lang dito is yung mga uwak kasi ang daming uwak dito. Sabi nila, kung mahirap daw isang tao, napakahirap daw mangarap. Pero para sa akin, mas mahirap yung hindi ka nangangarap. Kaya sa mga mekaniko dyan na gustong pupunta dito sa Japan, sundan mo tong video na to kasi magbibigay ako ng tips kung paano makapunta dito. Kung papuntang langit, ang daan natin is through Jesus Christ. Dito naman papuntang Japan kung ikaw ay isang mekaniko. Tanging daan nyo lang is maipasayang trade test na yan kasi yan talaga yung pinaka number one na requirement papunta dito sa Japan. This video is requested by Giovanni Sandagon and Noah Cabresa. Sabi niya, sayang busing, di na feature comment ko. Baka sa next video, papila ko busing. Next video busing, tips sa trade test para may kunting knowledge na kami. Tapos si Vanessa Lagon, idol, pwede ko ba malaman mga trade test na pinagawa sa'yo? Hehe, para may idea. So ngayon, itong video na to is gagawin ko para sa mga mekaniko lang na gusto makapunta dito sa Japan. Pero bago tayo magsimula, panoorin nyo muna to. Kapag bago ka pa lang sa YouTube channel namin, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video gagawin namin. Alam nyo ba, sa nasabi ko kanina na ang daan papuntang Japan is maipasayang trade test na yan. Yan yung pinaka-importante at pinaka-number one na requirement papunta dito sa Japan. Alam nyo kung bakit? Kasi tapos yung mag-apply dun sa agency namin, bibigyan kayo ng schedule para sa trade test. Kasi bago kayo sasalang sa first medical exam, kailangan mong maipasa yung trade test na yan. Kaya napaka-importante ng trade test na yan kasi yan lang talaga yung natatanging daan para makapunta kayo dito sa Japan. Sa lahat ng agency dyan sa Pilipinas, kung saan agency ka man mag-apply, isang lugar lang yung pagtitritisan, yung doon sa San Juan. Kasi yun lang yung school na accredited ng Japan para mag-trade test sa mga mekaniko. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang ginagawa during trade test? During trade test mga bay, may tatlong klaseng exam dun. Una is written exam, pangalawa is interview, pangatlo is yung actual exam. Ang pinaka-importante dyan sa tatlong exam na yan is yung written exam. Kasi kapag naipasa mo yung written exam, magpo-proceed ka sa interview at saka sa actual. Pero kapag hindi mo na ipasa yung written exam na yan, hindi ka makaproceed sa interview at hindi ka rin makaproceed sa actual. Talagang uuwi ka kapag hindi mo na ipasa yung written exam na yan. Maraming mekaniko ang nangangarap makapunta dito sa Japan pero talagang sumabit sa trade test na yan. Kaya huwag niyong maliitin yung trade test na yan kasi talagang mahirap yan kapag ikaw ay isang mekaniko na matagal nang nakagraduate. Talagang mahirap para sa iyo ang trade test na yan. Pero kapag fresh graduate ka ng automotive mechanic servicing, is talagang maipasa mo kasi about naman talaga sa pag-automotive yung i-examine during written exam. Ngayon, ano yung dapat yung i-review kapag magti-take na kayo ng trade test sa written exam? Ang kailangan yung i-review is components and function ng gasoline engine at saka yung diesel engine. Yung ignition system, starting system, electrical components,
under chassis, yung transmission, clutch, brakes, at saka yung powertrains. During written exam, 50 items yung i-examine, tapos 35 items yata yung passing score. Kaya yung mag-alala kasi bawat tanong is may multiple choice. Ngayon, kapag papasa ka na sa written exam, proceed ka na dun sa interview. During interview, kailangan nyo pa rin mag-memorize ng ala ng mga parte ng sasakyan. Body parts ng sasakyan, kailangan nyo i-memorize. Parts of the engine, yung mga starter, alternator, ganun. Kailangan nyo i-memorize. Pero kapag mekaniko ka, matutunan mo na yun. During interview, ito pala yung tips ko kasi yung mga sensei dun is napakabait. Sagutin nyo lang ng tama yung tanong nila. Tapos wag nyo lang yabangan kasi kapag nayayabangan yung mga sensei sa'yo, is talagang ibabagsak kayo during interview. Ngayon, kapag naipasa mo yung interview, is poproceed ka na doon sa actual. Dito sa actual, meron pa rin bumabagsak, iwan nyo kung bakit. Gawa lang during actual is tanggal ng gulong, tanggal ng brake pad, tapos change oil. Inuurasan kayo doon. Kailangan ang galaw nyo doon is mabilis. Ingat yung galaw nyo doon during actual exam. Ngayon, kung sakali mang hindi kayo pala rin sa written exam, kung sakali hindi talaga kayo papasa, huwag kayo mag-alala kasi unlimited naman yung exam doon. Pwede kayong pabalik-balik hanggat gusto nyo, hanggang sa makapasa kayo. Ito pa, tips. Pag mag-treat this na kayo, kung meron kayong NC1, NC2, NC3, NC4 na certificate, mas maganda dalhin nyo kasi hinihingi yan doon, tinitingnan nila. Kasi dagdag puntos yun kapag meron kang ganun. Mababa man yung score mo sa written exam, at least makita nila yung NC1, NC2, NC3 mo na certificate. Dagdag puntos yun sa'yo. Kahit expire, dalhin nyo pa rin. Isa pa, kung mag-treat this na kayo, review, and mag-pray sa Panginoon na sana'y gabayan kayo during treat this at maalala nyo lahat ng ni-review nyo para pagdating sa exam, makasagot kayo. Sana itong video na to nakatulong talaga sa inyo kasi pinaghirapan ko to, tapos nagbilad pa ako sa araw para magawa ko lang itong video na to. Baka naman pwede nyo i-like itong video na to, at kapag bago ka pa, hindi ka subscribe, hitin mo yung subscribe button yun sa baba, tapos i-hit yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video na gagawin. At siya nga pala, kung meron pa kayong katanungan kung paano makapunta dito sa Japan, pwede kayong mag-comment dyan sa baba para magawa natin ng video, di kaya mag-reply ako sa inyo. O di kaya i-follow nyo yung Facebook feeds ko, hanapin nyo lang yung Kibuloy Junior Facebook feeds. Maganda dun kasi mas mabilis mag-message. So yeah, God bless and more power sa inyo. Sana makapunta kayo dito sa Japan, at sana may inspire ko kayo. Tingnan nyo itong paligid, oh. Kung nasaan ako. Nandito ako, pre, sa isla, pre, isla. Kunting bato, pre. Aray, ang init. Yan. Talagang pinaghirapan ko itong video na to, pre, para sa inyo, pre. Maawa kayo, pre, i-share nyo sa mga kaibigan nyo na gusto makapunta dito sa Japan, para makita nyo itong at mapagmasdan nyo ang ganda ng Japan, pre. Kaya pa, boss, God bless. Kita-kits next video.